Magandang araw mga kapwa Tagiganyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si Katrina Legado at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, May 19, ang ating tatalakayin ay ang Taguig City conducts second SPES orientation for 520 beneficiaries, Taguig Pride Johan Chua bags gold medal in men's 9-ball singles pool, violations report, COVID-19 case update at vaccination update sa lungsod ng Taguig. Para sa Taguig City conducts second SPES orientation for 520 beneficiaries, ang pamahalang lungsod ng Taguig sa pamamagitan ng Public Employment Service Office ay nagsagawa ng kanilang second special program for the employment of students o SPES orientation para sa iba pang 520 na beneficiaryo nito noong Martes, May 17. Ang SPES ay isang taunang work appreciation program na naghihikayat sa mga kabataan na gawing produktibo ang kanilang libreng oras para magkaroon sila ng kita para sa mga gastusin sa paaralan. Ang Taguig City SPESO ay nagsagawa ng kanilang unang SPES orientation noong April 19 kung saan 500 beneficiaries ang unang batch. Sa kabuuan, 2,000 beneficiaries ang inaasahang lalahok sa orientation, inaasahan din na may dalawa pang batch ng mga beneficiaries ang darating. Ang SPES orientation ay naglalayong ipakilala sa mga beneficiaries ang mga trabahong saklaw ng mga programa at mga responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang beneficiary ng SPES. Para naman sa Taguig Pride, Johan Chua bags gold medal in men's 9-ball singles pool. Nag-uwi ng gintong medalya si Johan Chua mula sa Western Bicutan matapos manalo laban kay Carlo Biado sa All-Filipino Men's 9-Ball Singles Event Finals sa 31st Southeast Asian Games sa huling score na 9-6. Sina Chua at Biado ay magkatuwang sa Men's 9-Ball Doubles Event noong 2019 SEA Games sa Manila kung saan nag-uwi sila ng bronze medal. Ang lungsod ng Taguig ay nagpapahatid ng isang mainit na pagbati sa karangalang inuwi ni Chua. Ipinagmamalaki ka ng Taguig. Para naman sa violations report, narito ang violations report as of May 18, 2022. Para naman sa COVID-19 case update, nakapagtala ang City Epidemiology Disease Surveillance Unit o CEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case update sa lungsod ng Taguig as of May 18, 2022. Para naman sa vaccination update ng lungsod as of May 18, 2022, nasa inyong mga screen ang mga bilang ng individual na nabakunahan na, nakatanggap na ng first dose at mga bilang ng fully vaccinated o nakatanggap na ng second dose. Hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro at magpabakuna na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Ang lahat ng mamamayan na may edad 12 pataas at mga batang may edad 5 hanggang 11 years old ay maaari nang irehistro at magpa-schedule para sa vaccination gamit ang trace. Antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalang lungsod ng Taguig sa mga social media platforms nito gaya ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City at sa Twitter at I Love Taguig 1. Patuloy ang pamahalang lungsod ng Taguig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya, ngunit pinapaalalahanan ang bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong protektahan ang bawat mamamayan sa ating lungsod. Palaging magsuot ng tamang face mask, panatilihin ng isang metrong physical distancing, maghugas at mag-disinfect ng kamay at iwasan ng matataong lugar. Ang Taguig din ay laging nakahanda para sa inyong mga concerns ukol sa COVID-19. Narito ang ating hotlines na patuloy na naglalayong harapin at sagutin ang inyong mga katanungan. Maaari lamang tumawag sa ating telephone number na 8789-3200 at mobile phone number na 0966-419-4510. Dagdag pa nito, may mga health center hotlines rin ang bawat barangay na naka-flash sa inyong screen na pwede ninyong tawagan. Pinapaalalahanan ng Taguig ang mga mamamayan na bukas pa rin ang pagpaparehistro sa ating Taguig Registry for Access and Citizen Engagement o TRACE. Pumunta lamang sa trace.taguig.gov.ph, mga TRACE kiosk sa inyong barangay o sa pamamagitan ng house-to-house registration. At habang hinihintay ang inyong kategorya na magbukas, ang TRACE app ang magsisilbing basihan para sa pagpapabakuna. Para naman sa mga latest information and updates patungkol sa COVID-19,
maaari lamang bisitahin ng ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman ang ating official website na www.taguiginfo.com. Isang paalala para sa mga mamamayan na panatilihin pa rin natin ang pagbabayanihan sa ating lungsod habang tayo ay nasa ilalim ng General Community Quarantine Alert Level 1 at sumunod sa mga alituntunin ng national at lokal na pamahalaan. Muli, ako po si Katrina Legado at ito ang Taguig City Daily Report. Maraming salamat po.